Magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po kami ngayon sa bahay ni Sir Dougie and Ma'am AJ. So, this time sila naman po yung pabasahan natin ng cards and hopefully masagot natin yung kanilang mga katanungan. So, explain ko sa inyo ma'am dahil sir, yung tarot card po is this part ng natawag natin divination, which is known as the cartomancy. Yeah. Yung way ng pag-reading ko, ako yung reader lang talaga. As in, literal, reader lang ako using the gift given to me. Babasahin ko lang kung ano yung mabubulot niya. So, ang una, dapat magkaroon ng connection sa inyo yung cards. So, sino po yung mag-shuffle? Ako na. Shuffle lang. Tagi lang po tayo, 13. Tong it's not. Sapol mo lang, kasi para magkaroon lang siya ng opo. Connectivity. Opo. Mga ano po? Ma-absorb mo bibikat. Hane. Lasa natin na maayos. Ang kaibahan kasi sa tarot card is, both magtataka ka or magugulat ka, yung tanong mo, parang mabubunot mo yung card na eksakto. Kahit na self-explanatory, makikita mo doon sa picture. Pero, ang kakaiba doon is, ang dami ng card, pero bakit iyon yung makukuha mo? Mm-hmm. Iyon yung, kumbaga, iyon yung secret ng tarot card. Yung, kumbaga, iyon yung nakaka... medyo nakaka-amaze doon. Opo. Okay? So, sir, pakat ng tatlo. Dito pa ako magagaling ulit, or... Okay. So, ngayon, may tatlong deck tayo dyan. Pipili ka lang ng isang deck. Alin dyan yung gagamitin ko para sumagot ng mga tanong ninyo. Alin yan? Turo niyo lang po. Ito na lang po, sir. Okay. So, ibig sabihin, sir, disregarded natin to. So, itong kaunting card na to, ibig sabihin, nandito yung mga possible answer sa mga itatanong niyo. Okay? Huwag may tanong kung may kapit ako. kahit sino yung magtanong, pwede naman. So, pero, for that, kailangan ko muna, sir, na kuha ka ng isang card. Titingnan ko po, sir. Ibaba mo. Ah, sorry? Okay. The Page of Swords. Okay. So, mind you, sir, ha? Palaging dito sa reading ko, palaging ang representation ng taong binabasahan is the crow. So, this time, ikaw yung crow. Okay? May spell na ako. Nakita mo yung page of swords na dala-dala ng may dalang sword yung crown. Mm-hmm. So, personality-wise, ibig sabihin, sinasabi ng cards na ikaw yung tao. Kasi mahirap kung babanggitin ko pa ulit kasi nasabi mo na kanina. Pero ito kasi yung klase ng tao na alam mo yung gusto mong subukan, yung time na ikaw ay nasa ilalim pero alam mo na kaya mo umangat ulit. Mm-hmm. So, parang ganito. Hindi ka natatakot bumagsak kasi alam mo yung way kung paano ulit umahon. So, yun yung isa sa sinasabi ng Page of Cool. Yung Page of Swords, ano? Ayun, sir. May ready ka bang tanong? Meron ka bang nakaprepared na tanong na gusto mong masagot? So, at this point po, sir, wala pa po eh. Kasi, na-explain nyo naman maayos. And, yun nga, like, wala pa po. Sorry okay, po. Ngayon, pwede na kayo, pamumunutin kita ng cards, then bago ka mumunut ng cards, magtatanong ka, aspects of life, anything, tungkol sa love, health, career, kung ano pa yung gusto mong itanong. Taan kasi sir, sa akin na masaya na po kasi ako sa buhay ko ngayon. Okay, so ano yung kahit ano tanong na
sa tingin mo ay hindi ganun kalinaw pa ang sagot ng buhay? Ayun, meron akong tanong doon. Sa career po. Okay, career. Specifically, ano yung gusto mong tanong para yung sagot ng card is specific? So, napapansin mo, ito lang yung cards niya, ha? Pero dito natin makukuha yung sagot. Apa. Yung pat na tinatahak ko po ngayon, kung ano po, kung okay ba siya or hindi, para sa akin, ayun po. Sige, kuha ka ng isang cards. And, kuha mo dyan. So, this is the Celtic spread. Okay. Okay. So yung sinasabi ng cards dito, ganito, ano? And alam ko ito yung laman ng isip mo ngayon. Sabihin, yung una, sinasabi, ang tanong mo is all about the career, di ba? Mm-hmm. Tama ba na, ang tanong mo is, yung part ba na tinatahak mo, ay nasa tama ba ang direction? Apa. Okay. Una, ang sinabi ng cards, yung cards na bulot mo, ginawa mo yan kasi nilalaan mo yan para sa family mo. Okay? Problem is ganito, sir, na tandaan mo. Always, kapag nagbuklat ako ng cards, yung cross cards, ay ito yung, either ito yung hadlang or ito yung magiging solusyon. Pero this time, sir, mayroon warning yung card sa'yo. Okay? Ano yon? Dito kasi sa card na to, tingnan mo yung crow. Always, sabi ko nga, ikaw yung crow. Mm-hmm. Sinaksak ako, sir. Ang dami niyang swords na nakatarak sa likod. Mm-hmm. So, babawal natin yung explanation, gamitin natin yung pictograph. Mm-hmm. Okay? Ibig sabihin nito, you be careful sa mga tao kaharapin mo. Kasi, ilan dyan, they were doing something behind your back. Tama yung intuition ko. So they were doing something. Ikaw yun, JP. Umalis ka na dito. Hindi, joke lang. Ganun, ha? Sabihin, merong ilan. Mm-hmm. Hindi man lahat, pero merong ilan. And sa dami na kasi ng nakakahinaharap mo, yes, nakausap mo, opo. Meron doon na may ibang intention. Nag-overthink na ako, Sir Ed, yan eh. Okay. Oh, nakaka-overthink. Knight of Wands, although it's in the down position or reverse position. Okay. Yung Knight of Wands, ibig sabihin, merong solution na darating kung sakaling ito'y maganap, no? May solution na darating brought about by a friend. Ha? Okay. So, gusto mo ba na mag-add up ako ng cards para mas malinaw yung tungkol dito? Or gusto mo magtanong ng panibago? Kasi ito yung sinabi. Opo, sa akin kasi, Sir Ed, talagang nakaka-curious na to eh. Kasi, sa tingin mo, yung possibilities ba na ito ay nangyayari or nangyayari? Which is nagaganap na. Okay. So, ito na. Ito na yung, kaya nga, ang tanong ko, gusto mo ba mag-lay down ako ng another cards? Baka sakali, mas maging malinaw yung tungkol dito. Baka may description na ibigay, di ba? Kasi ang saan lang, Sir Ed, like I said kanina, di ba, like masaya na ako kung ano meron ako sa buhay and nagiging hadlang na lang po talaga. Hindi man hadlang. I don't wanna say that on a harsh word na hadlang. Parang ang saan kasi gusto ko at least maayos yung career ko para sa family na nabuo ko. Ito naman, kumbaga ito yung unang nabunot mo, ibig sabihin, galing sa'yo, galing dito, na ito yung pinaglalaanan mo lahat. Mm-hmm. So, kita mo, couple, yung pinakita. Kaya lang dito nga, ito naman yung patungkol sa mga taong gumagalaw o ginagalawan mo din. Kaya ako... Ano, bimedition mo? Hanap tayo, kuha ko tayo ng cards. Okay. So, tingnan natin. So, pansinin mo, merong dalawang cards na kinuha ko, both pertaining to a female, the Empress, and the Queen of Pentacles. So, ganito.
sabi ko kasi sa'yo, ito ay tungkol sa mga tao, sa paligid mo. So ngayon may possibilities na meron kang transactions na ang involved ay a female. Sabi ko na may babae kayo. Sir Ed, wag na natin ito ipagpatuloy. Sige okay. Lang po. It could be transaction kasi ano to eh, parang patungkol sa may gusto. Meron, alam mo yung... Unfinished business. Oo, meron siyang business. Meron siyang behind his mind or her mind na parang if it's all about money, so if it's all about yung no, parang meron itong tinatago. Yeah. So, there are two persons na nandyan. So, ito ay either at present ay nandyan na, namimit mo na, kinakausap mo na, or could be itong mga darating na araw. Nakakaharapin mo na baka parang alam mo yung instead na matulungan ka sa karir mo, eh, i-down ka. So, parang gano'n na. May ma-encounter ka gano'n. So, yan ay warning lang ng cards, ha? Hindi ko sinasabi na ito na yung eksaktong magagana. But then, as far as I'm concerned, dun sa mga nirig ko, yung mga nakita ko, nangyayari naman, no? So, hindi para bigyan kayo ng alalahanin, kundi para bigyan kayo ng warning. So, pag pumasok itong dalawa na to, within your career, ha? Pinag-usapan kasi natin yung career po. Yung tanong mo. So, ibig sabihin, it's more of business transactions. Apo. So, pag na-involve ay dalawa, mapansinin mo na, isipin mo na, ano kaya ang motive nitong, motivo nitong dalawa na to, o itong isa na to. So, dalawa yung dadating. Naisip mo ba? Naisip ko. Okay. So, yan. At least, nasagot. God. I mean, Sir Ed, sorry. Pwede na po bang nandun na yon yung taong pwede yun? Pwede naman. Pwede, yes. Kasi nga, ang tanong mo kasi is all about the career. Opo. Yung involved yung mo career sa career. Yung career na ngayon. Three, kasi yun yung tanong mo eh. Diba? Yun yung tanong mo, yung career. So, kaya ito, kaya nasabi ko sa'yo, pwedeng ito at present kinakausap mo na o nandiyan na sila kasi or dadating pa lang. Dating pa. Pero, kung meron na kayong idea, parang may hint na kayo na parang hindi na tama ang ginagawa nito, parang ganito, eh baka sila yung tinutukoy ng balance. Feeling ko, baby, mag-drop na yung minabaho. Wag. Si mamaya na natin. Si Ben, pati si Kim. Ayan. Baliktad, nauna si Kim eh. Ayun. Hindi, pero nag-guess ko. Kasi ano eh. Like, pinag-uusapan natin to nung... Oo. Maka nakaya. Tama siya. Yes. Bigyan ng jacket Sir Ed. Bigyan ng jacket. Bigyan ng jacket, JP. Other questions? Sige lang po. Pwedeng, kahit, iba naman. Iba naman yung gusto mong alamin. Ano pa? Kasi itong cards na to, sasabot lang to sa tanong niya. Baby, ikaw. Sa akin, career lang talaga yung gusto kong tanong niya. Am I in the right track? Okay. Same ba to? Okay. Same as career ba to? Kasi you're in the right track for what? In general po. Like yung life na meron ako ngayon. Love life? Ano? Hindi like, eto, tong buhay ko ngayon, nasa right path ba to? Hindi, nasa right guy ka na, pero... Hindi, huwag ka muna ng feeling yung character. Ako yung tinatanong eh. Kaya natin siya. Ano po, yung parang in general po, like, yun, nasa right track po ba ako? So, para sa sarili ko, more on personally. Opa. It's all about your life. Opa. Are you in the right track for opa. Your life? Opa. Okay. So, kinakabahan. Okay. Wag kakabahan. May regrets ako dito. Patat na, regrets. Regrets. Ay, parang piyesta yan. Okay. So... Yes, feeling niya. Siya yung king. Ganito. Yung unang sinabi ng cards, ano? Sabihin natin na... Is it safe to say? Kasi hindi ko alam nung ano. Basta yung term lang, ano? You've come from, sabihin natin, rags to riches. Is it true? Parang before is nandun ka sa baba, then unti-unti mo nakuha yan. Kasi ang tanong mo kasi, it's all about your life path. Ngayon. Mm-hmm. So, ito yung nabunod po kasing cards, ano? So, pansinin mo,
the cards, sabi mo nga, parang piyesta, di ba? Ang daming ano. Ang daming handa. So, naka-reverse yung cards in reverse position right now, nung nabunot mo. Hindi naman natin kailangan ayusin yun kasi yun talaga nung nabunot mo. Okay, sinasabi ng cards, before, galing ka dun sa scenario o sa sitwasyon na hindi naman ganun ka sapat, pero ngayon, unti-unti na. Pero, mayroon kang fear. Ang fear mo is mawala. Ang fear mo is yung maranasan mo ulit, yung naranasan mo before, yung mga ganun, yung struggle. So, yun yung fear mo. Yun yung pinapakita. Ngayon, dito sa cross card, yung cross card mo, pansinin mo, this is you, the crow. Okay. May ito bit naman, bit. Yung bit-bit siya na wands, so which is the ten of wands. It pertains to the family. Okay. So parang ito, yung career path na ginagawa mo, gusto mo, kung nasaan ka, madala mo yung family mo. Kung ano yung inabot mo, dapat makuha mo sila. Maabot mo rin. Kaya tagpansin mo, dala-dala mo sila. Okay? Ito naman, merong King of Wands. So, tama naman. You're tama naman yung Gaddy! Honestly, totoo naman siguro na siya yung nag-guide sa'yo sa kung nasan ka ngayon. Tama ba? So, it's the King of Wands. Tama yun. Pero, it's in reverse position. Diba? Ibig sabihin, marami pang gagampanan yan. Marami pa siyang i-reveal sa'yo na as of now, hindi pa niya completely nai-entrust sa'yo. Lahat nung kung ano yung mga may mga bagay pa siya. Sir, at wag na natin to ituloy. Ilalabas sa mga parang awa dyan na. Baka ito na yung thrill kasi nababoard na ako. Baka pag-uwi namin dito. Away na. Away na. Diyan ka, tabihan mo yung multo. Sa paglabas namin, iwalay natin. Actually, yan yung sinasabi. And honestly, sinasabi rin ng cards na may shadows of doubts ka always do sa King of Wands. Na totoo naman. Totoo naman. Okay. So, ako last baby. Question, next question. Saan po? Naisip ko na kanina na wala eh. Nakakablaan ko po talaga. Pagka andyan na, no? Pag andyan na, bigla kang ano nga ulit? Alin yung nakakablaan ko dahil natatrace ng tarot yung opo, opo. Yung mga hindi mo dapat yung parang iniisip mo pa lang. Hindi. Ay, yung sa akin po kasi, na-reveal niya po what is happening right now and it's ongoing po. So, I mean, okay. Sa kanya po, syempre sa kanya, like, personal niya po yun. So, hindi ko po yun. Nag-open na po siya sa akin, pero I cannot predict what's not on me, di ba? At ano po, ang tanong, are we at the right place? When I say are we at the right place, yung nasa tamang circle na po ba ako ng kaibigan, mga ng mga tao? Sa paligid ko po. Ayun po yung malaking tanong ko ngayon. Sige, okay. Sagutin niya. Kasi isang reason yun kung bakit kapag ako sa amin niya, may dumayo, no? Mag-asawa sila. Pareha silang magpaparin. Gusto sana nila magkasama. Pero hindi ko pinayagan. Kasi, kamamaya, may makita ako dun sa isa na hindi alam ng isa. Mayayari. Saan po alam niya naman po lahat eh? Yung mga ano lang... Hindi ka pa nga daw nire-reveal eh. Is it true na ang greatest fear mo is masira ang pamilya? Opo. Ha? Opo. Okay. That's correct. Kasi... kapag ang tower ay lumabas sa cards, that means destruction. Mm-hmm. But, ang kagandahan, reverse position siya. In reverse position. So, when a tower appear in reverse position, it's the opposite. Kasi po, Sir Ed,
yung nabuo ko dati, nagwatak-watak na kami. And now, I'm on a fear na maulit yun. Okay. So far, maganda yung sinasabi kasi dito, hindi mangyayari yung nangyari before. Kasi yung tower mo, siguro before, nakaganon. Mm-hmm. So ngayon, nakabaliktad na siya. And then, yung Page of Wands, sabihin, this time, ikaw yung may boses. Ikaw yung, as in talagang, ikaw yung may say sa lahat dito. So, kung titignan mo, ikaw yung wands kasi ikaw yung guide, ikaw yung head. Tapos, ikaw lang yung nagsasalita. Okay? Then, yung last card is the Lovers. Ito naman yung personal. Sir, wag natin pag-usapan. Baka mag-away talaga. joke lang. Go lang, sir. Ito yung tungkol sa inyo. Be honest lang po. Gusto po talaga ano. Ito yung tungkol sa inyo. Makasaksakin mo ako mamaya. It's all about the Lovers. So, ano man yung meron kayo, is pwede niyong pagyamanin o pagsamahan ng makalal. Sakto yun, kasi nandito yung Lovers. Eh. Ibig sabihin, hindi lalabas yan. Sipin mo, sa dami ng cards na to, ha? Sa dami ng cards, nandito siya, nabunot mo. At the questions na nasa tamang sirkulo na ba ako ngayon? Mm-hmm. So, ibig sabihin, kasama ba sa sirkulo mo? Hindi. Depende po sa mood. Kasama po. Isipin mo yung bibig, sa dami ng cards, yan lumabas. Sa dami ng lalaki, ako dumating. Ibig sabihin, doon sa circle na sinasabi mo, nandyan siya. Kasi yung Lovers is your family. Because I'm always right in yun. Okay. Ikaw, Bibi. Ikaw naman, turn mo. It's your turn. Ito. Ito. Sir, ako, last. Sige. Wala na tayong card eh. Sige. Sakto. Now, syempre, ayun yung ano, boses ng card eh. May gusto akong tanungin, pero kinakabahan na ako sa point na to. Ito lang. Wala namang mawawala. Gusto pong malaman na if yung monetary gain ko po is continue pa po siyang sa level na to or bababa na po. So, it's all about finances. Finances naman po. Okay. So, bago naman dito. Dito, yung tanong mo is all about the monetary, no? So, sabi ko nga sa'yo, ikaw yung palagi yung crow. So, kaso, pansinin mo, ang daming crow, di ba? Okay. Pero pansinin mo, saan pa punta yung crow? Pataas po. Pataas. So, still, andun pa din. Hindi siya babagsak. Kala ko, dinalakawan na ako ng mga... Nabata ako. Ito yung ano. Ngayon, ito, di ba sabi ko, always yung cross cards. Mm-hmm. Ito yung either hadlang or solution. Mm-hmm. Ace of Swords, ibig sabihin lang, nire-remind ka lang ng card to be always watchful. Mm-hmm. So, pansinin mo, magkoconnect ito doon sa first question mo. First question na, itong last question mo na to, sa huli, meron kang card, the Magician. So, when the Magician is in play, there is something going on. Ibig sabihin, may possibilities na merong mga... Kahandang. Oo. Hindi naman nahad lang. Makaka-apekto dito. Makaka-apekto po. Okay. Makaka-apekto siya. Yeah, kaya siya parang paatik pa. Mm-hmm. Parang habang inamin. Yan. So, pansinin mo, ito na. Ito na yung cards. In reverse position, yung dalawang crow, nag-uusap mo. So, it could be the two of you na pinagpaplano mo ng isang bagay na connected dito. Ano po yung mas makaka... ganda o makakapag-maintain ito. Mm-hmm. And then, ito, tingnan mo, this is you. Tapos mayroong key na may susi. Ibig sabihin, mayroong pang darating. Ha? May darating na magbubukas ng another door para dito sa tanatang sinasabi mo, yung monetary. Oh, so, it's either may darating na new project na makukuha mo na mag-aangat ulit. So, yan. Nandiyan naman. Kaya lang meron lang, ano, may beware lang kasi okay. Merong... The Magician. Connected meron, nga siya kasi may dalawang... Meron dito. Oo.
meron ka posibleng maging problem dito. Oo nga, no, connecting the dot eh, no? So, yan. So, since yan lang yung nakuha natin na cards, yan lang yung napili ninyo. So, yan yung naging sagot doon sa mga ilang katanungan ninyo. Uh-huh. So, ano, kumusta yung experience about the reading? Okay. Sa akin po, like, when it's on place na, nakakablanko po talaga. Like, pero nagme-make sense. Nagme-make sense siya. So that if, kumbaga, nagko-coincide siya doon sa mga... Opo, nagkakita. Basically, yung pinakauna po, sobrang... It's ongoing. Sobrang tamang-tama. May inisip ko, yung ko. Ito po talaga, sir, ongoing po siya. Yun yung sinasabi ko na, kinat mo ng tatlo yan, pero napili mo yung counting cards. Mm-hmm. Pero yun pa yung sumagot doon sa tanong mo. Diba? Yun din yung nagbigay ng clue sa'yo. So, yan. So, ikaw, ma'am, kumusta ang experience? Sa akin po, ano, nabibitin ako kasi nasa kanya po lahat. Pero, ano po, ang galing kasi nagbe-make sense talaga siya. Like, dito sa akin, sa reading na to, hindi naman literal na from rags to riches. It's just that mas comfortable ako ngayon. Na sa lifestyle na meron kami ngayon. Mas comfortable po talaga ako. Okay. And dito sa, eto yung, ano ulit itong nasa gitna, yung, eto yung bribit-bit, which is sobrang accurate kasi very, ano ko eh, very, ano ko sa kapatid ko. Tapos, eto, alam kong tama rin po to, talaga ina-eme-eme ko lang siya kasi netong nagkaroon na kami ng family, alam kong alpha siya kasi na napapasunod niya ako, yung guide ba, na talagang natuturuan niya ako sa mga bagay-bagay. So, meaning, accurate pa po, accurate. So, yun po, tapos na po natin yung maiksing session ng reading sa kanilang dalawa. And, yun, narinig din naman yung kanilang mga commentary. So, again, ito po si Ed Caluwag. Tandaan po ninyo, nasaan ka man, ano man ang ginagawa mo, laging may nakamasid sa'yo dahil hindi lang tayo ang sa'yo.